Princess Lyra. Iyan ang pangalan ng dalawang buwang sanggol na blessing para sa pamilya Yero. Pero may sakit ito ngayon, kaya naman nagsusumikap ang kanyang pamilya na madugtungan ang kanyang buhay. At ang tanging paraan lang na naiisip ng kanyang tiyuhi na si Christian, lumikha ng mga obra. Wala kang magmamay sa akin dyan. Ilang linggo matapos naming maitampok ang nagla-live selling ng ukay-ukay na si Madam Inots. Edgy, wow! Aba, heto't madam na talaga siya ngayon. Nagpa-photoshoot at may sarili na ring YouTube channel. O, Jiva? Hello mga kainots! Alam niya para sosyal. Ayan guys, please subscribe my channel. Ano ba yun? Aray! Subscribe! Ay, Diyos ko, mas maraming na-inspired sa kwento ng buhay ko. Meron lang tayo mga offer, mga endorsement, which is nagdagdag trabaho. Pero never nating inisip na nag-iba na yung buhay mo. Dagdag trabaho, dagdag blessing lang. Napaka-grateful ng buhay ko ngayon. Punong-puno ng kasiyahan, alam mo yun. Puro positive vibes lang. At meron na rin gumuguhit ng kanyang portrait. O, Jiva? Parang awa nyo na, ha? Mag-mind kayo, ha? Nung time na nag-online selling sila, ni isa, minsan walang nanonood, minsan mga sampo, pero karamihan di naman nagmamind. Sinagaan ni Madam Inots yung ano niya, yung goal niya. Hanggang tuloy-tuloy lang po siya sa ginagawa niya, hanggang sa mag-boom po siya. Siya, si Christian, at ang ilan pa sa kanyang mga idrinowing, sina Olympic gold medalist Heidelin Diaz at si Glock 9. Yung pag-i-sketch ko po, isang buong araw po yung ginagawa ko. Hanggang kaya ko, hindi ko titigil eh. Drawing lang ng drawing hanggang sa mapansin, hanggang maraming magpagawa. Ang kikitain kasi ni Christian sa kanyang mga obra, ipampapagamot sa nakatubo na niyang dalawang buwang gulang na pamangkin na si Baby Lyra. Anak ng bunsong kapatid ni Christian na si Lito, si Lyra. Bago po siya mag 2 months, nakaready na po lahat ng mga damit niya, pang photoshoot lang po namin dito sa bahay, pang angel niya po na damit. Pero hindi pa man sila nakakapagdiwang. Sinusugod po namin siya sa hospital. Hirap na po siyang huminga nung time na yun. Pagdating po namin doon sa hospital, bigla po na siyang tinubuhan agad na. Sabi ng doktor, kung hindi daw po namin yun ang dala, baliwala na po si Baby Lyra. Mga ilang araw po, bigla pong yung heartbeat niya huminto. Nilalabay po ng hospital. Ang sabi ng mga doktor, 9 minutes daw, wala na yung bata. Iyak po ako ng iyak. Sabi ko, Lord, kung plano mo nabuhayin si Baby Lyra, babalik po ako sa church namin sa pagkakanta. At ang sanggol, milagro raw na muling nabuhay. Manakatingin ka naman kay mami, no? Uwi na tayo. Ha? Bagamat patuloy pa rin itong nakikipaglaban sa buhay sa ospital, dahilan para unti-unti namang tumaas ang kanilang hospital bill. Kaya dito na naisipan ni Christian na gamitin ang kanyang talento sa pagguhit upang matulungan ang pagpapagamot ng kanyang pamangkin. Ang presyo hindi bababa sa 1,000 pesos kada portrait. Ito na po ang finished product. Ken, yes, na yan! Kaya po yung katawan ko, ang payat-payat na po kasi kakapuyat po para makatapos ng dalawang drawing or tatlong drawing sa isang araw. Ang mindset ko po kasi dyan, hindi mo agad-agad the drawing lang. Dapat nandito sa puso mo. Bata pa lang, hilig ng gumuhit ni Christian. Yung tatay ko po, foreman siya, nag-i-sketch po sila ng blueprint. Tapos, tinitignan ko po sila ng mga drawing niya. Pero taong 2014, iniwan daw sila ng kanyang ama. Kaya napasakamay ni Christian sa murang edad ang napakabigat na responsibilidad. Naging waiter po ako, tapos naging construction worker po ako ng maabot minsan madaling araw. Naghahalo po kami sa kalsada para lang matustusan po yung pangangailangan namin. Pero nung nagka-pandemya, si Christian nawala ng trabaho. Para makaraos, utang lang kami ng utang sa tindahan, sa mga kamag-anak. Nagkaanak pa ang kanilang bunso, si Baby Lyra.
Mula nung ipinost ni Christian ang kanyang mga obra, kalakip ang mensaheng mapupunta ang kanyang kikitain sa pagpapagamot ng kanyang pamangkin. Nagsimula siyang magkaroon ng mga kliyente. Meron pa ngang taga-abroad. Yung portrait papunta dito sa Spain, nung nakita ko siya sa picture pa lang, sabi ko na wow, parang totoong-totoo talaga. Pero sa kanyang mga iginuhit, ang pinagkukunan daw talaga niya ng inspirasyon ang online seller na si Madam Inots. Nung time na nag-online selling sila, ni isa, minsan walang nanonood, minsan mga 10, pero karamihan di naman nagmamahin. Sinagaan ni Madam Inots yung ano niya, yung goal niya. Ang hindi lubos akalain ni Christian, ang kanyang drawing makakarating mismo kay Madam Inots. Kaya pinagkausap namin sila. Hello? Hello, Madam. Hello, Madam. Hello, Madam Inots. Hello, Christian. Kailangan mo yung pustiso, Christian. Ayan, nakikita mo na ako? Apo, ma'am. Ang ganda niyo, ma'am. Nakita rin kayo. Ah, syempre. Ay, ayan. Christian, nakita ko na yung ano mo sa akin. Yung ano mo. Diba? Kuha-kuha mo yung mukha. Kuha-kuha niya, diba? Oh, diba. Dapat dinarawing mo yung kapatid ko si Platito, hawak yung pustiso. Mas mabebenta yun. Sa akin na lang yung pustiso niya. Hindi kasha, buo yun eh, buo. Kamo wala na pag-asa, ako nga pasang common job, wife pa rin, oh, Jim. Laban lang. Ayun din, yung storyan nyo rin po sa mother nyo, parang ganun din po yung sa amin. Breadwinner din ako sa pamilya namin. Oh, diba? Mahirap maging bread, kaya pinili mo yun. Hindi, syempre, ano lang din. Pagka kasi ano ka sa pamilya mo, malalagpasan mo lahat yan, kakayanin mo lahat yan. Kaya huwag ka na susuko, keep it up lang. Ang gaganda ng mga, ano gawa mo. Tiyak na ano ka, aangat ka din, aangat ka, kasi may talent ka talaga. Eh ako pag hindi naala na, pagka wala na akong live selling at Renz Verano na boses ko ha, pero hindi pa rin ako susuko, laban lang, basta para sa pamilya. Opo ma'am, para talaga sa pamilya. Eh may hina to, sinabi ko sa inyo pag kayo. Para matulungan si Baby Lira, si Madam Inots. May surprise kami sa'yo. Dumating sa akin lahat ng mga portrait na ginawa mo, so ngayon ila-live selling ko siya para sa'yo. Para makatulong wow. Na rin. Oh, diba? Thank you, ma'am. Ipupush natin ibenta siya. Pero hindi pa man nagla-live sale si Madam Inots na makyaw na. So, syempre, para tulong ko na rin, ako na lang bibili nung ginawa mo sa akin. Thank diba? You po. Thank you po. Bye-bye, Idol. We love you. Mahal-mahal kita. Ay! Ang kilig-kilig ka nakakasing sa'yo. Panorin niyo ako, ha? Sa araw na ito, ang mga obra ni Christian, ila-live sell na mismo ni Madam Inots. Ayan mga Inots, live selling for a cost tayo para makatulong tayo kay Baby Lira. 2 months old lang siya mga Inots para ano naman may pakinabang tayo. Start tayo. Ayan si Kiefer. Kiefer, baka naman. For only 2,500, Kiefer, hindi mo inakalang madodrawing kanya. Ang ganda pa ng smile mo dyan, may bakante. O, diba? May concrete, oh. O, diba? Ayan, tapos kay Aydelin. Ayan, sis Aydelin. Baka gusto mong i-mine to for only 4,500. Ito kay Glock 9 naman tayo, ha? Kung nanonood ka, baka naman. Baka kala mo nagbablash yung pisngi mo, ha? Kasi nakapilter ako, kaya kala mo ano siya. Ayan, for only 6,500 kay Glock 9. Glock 9, mga Inots, para kay Baby Lira. Ano bang ano kanta nito? Abang sumusunod at pititans! Maya-maya pa, isa-isang may nag-mine sa mga obra ni Christian. Ayan, shout out sa'yo, Julie. Ay, talaga ba? Ayan, maraming salamat. Serious, ano tayo? Walang ano rito, bobogus dito. Bibigwasan ko talaga kayo. Madam Inots, ako na bibili nung kay Glock 9 tuloy dun sa... Ay, maraming salamat. Ayan, yours na to. Paki-PM ako. Kuya, pakihawak yung screenshot ko. Kawala, loko. Ngayon, bibigwasan kita. Huwag kang magloko-loko rito, ha? Mine ko na yung pig mo. Talaga ba, Clarissa? Ay, thank you! Sige, mine mo to. Yung Clarissa, yung ito, ibibigay ko na lang sa ito, tapos itadagdag ko na lang din yung ibabayad ko para makatulong kay baby. Tizay, didal. Ay, talaga ba? Amin lang niya. Ito? Ay! Maraming salamat! At sa loob lang ng kalahating oras, okay, imay nyo na nga rin to. Palo nyo na lang sa mukha niya. Sold out na! May nagmay na? Ay! Hindi mo, bebebe. Alam ko, mapabaya ako. Notel! Ay, marami salamat, Melissa Kim! Palakpak, gaga, palakpak. Ano kang ginagawa mo? Palakpak. Sold out!
Ayan, maraming maraming salamat sa mga nag-donate. Pagdadasal ko si Baby Lira na sana'y gumaling na siya. Ang total amount na nalikom agad-agad sa live selling, 26,000 pesos. Bukod pa sa mga kusang loob na nag-donate para kay Baby Lira. Hindi ko na-expect kasi dati pinapanood lang kita. Maraming salamat po, madam. Salamat po sa mga bumili ng mga drawing ko po. Bilang tulong na rin kay Christian at kay Baby Lira, pinagawa ko na rin po ang aking portrait kapalit ng konting tulong pinansyal. Matapos ang bayanihan online, eto na ngayon si Baby Lira. Natanggal na sa ventilator, pero patuloy pa rin itong binabantayan dahil sa enlarged kidney ng supling. Maraming maraming salamat po Kuya Ian. Maraming maraming salamat po kasi pinunong po nila yung anak po. Palahin pa sila ng Diyos. Huwag na huwag kayong hihinto. Huwag niyong hindi ipaglaban yung bata. Lalong-lalo na, na may kita niyo na may Diyos talaga. Walang imposible sa Diyos. Ikaw, para kanino mo ginagamit ang iyong impluwensya at talento? Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.